Ayan, welcome back na naman mga bay sa channel natin, Buyak's Physitech. So, nagbabalik na naman tayo para sa bagong video na gagawin natin. Ano? So, napapansin nyo mga bay, meron tayong tatlong tester dito. Ano? So, meron tayong digital multi-tester, analog multi-tester, at ating DIY na ESR meter. So, ito yung mga ginagamit nating mga technician, ano? Basic tools na ginagamit natin para magamit sa pag-repair ng mga unit natin na problemado. So, bali, ang gagawin ko ngayon ay hindi ako mag isa-isa dito, no, ma-explain natin kung anong magamit niyan. So, hindi. Bali, may isi-share lang ako sa inyo na DIY na naman. Actually, itong mga tester natin ay battery operated siya. So, bali, meron akong i-convert natin siya into power supply ano, na isasaksak natin sa outlet. So, dahil sa DIY tayo ngayon, so ito yung susubukan nating lagyan ng power supply, yung 12 volts yung gagamitin natin, ano mga bay. Bali, meron tayong ginawang isang circuit na pampush button yung kanyang operation, ano. So kasi dito yung ginawa ko kasi dito ay direct na, no, battery and then switch na siya. Tapos, gana na. So, sa ngayon, bala kong gawan siya ng push button switch. Yung bang tack switch yung ginagamit. Kaya lang, yung tack switch natin ay normally open siya. Pag pinindot mo, so, pag binitawan mo, mag-open rin. So, gagawa tayo ng circuit para pag push natin, ay hindi siya bibitaw. Actually, meron na akong ginawa mga bay, no, dati. So, ito yung pangalawang ginawa ko na ESR meter. So, meron na siyang mga features dito, no. Kung yung isa ay switch lang, on and off. So, ito gumagamit ako dito ng 12 volts adapter. Ayan. Tapos, ayan siya. Tapos, push button yung kanyang power dito, no? So, ito yung kanyang pinaka push button. Kung meron kayo, kung napapansin nyo, sa kanan, merong maliit na circle. What? Circle dyan na red. So, yan yung push button natin, ano? Wow. Ayan. So pipindutin lang natin diyan at iilaw na yung LED sa taas. Ayan. So umilaw siya. Meron na yung power. So i-off natin muli. Ayan. So i-on natin muli. Ayan. So yan yung gagawin natin sa isa, no. So, ayan, gumagana siya mga bay. So, ipapakita ko sa inyo yung circuit o yung ginawa nating DIY. Actually, marami nang gumagawa din doon. At sure ko na familiar na kayo sa mga sa ganong klaseng circuit na katulad ng gagawin natin ngayon. So, ipapakita ko sa inyo yung circuit mamaya, ano. So dito muna tayo, i-test natin yung ESR meter natin na merong feature. So yung feature niya dito ay meron din siyang remote. Ayan. Dito siya iilaw pag good yung remote. Ayan. So kumuna to mga bay, marami nang gumagawa dito. Matagal na yan, ha.
sa ganitong technique, no? Kasi mayroong mga remote talaga na ayaw na gumana sa TV o anumang klaseng appliance. So ayan. So ang iba pa dito, mayroon pang ibang mga ano, mga accessories nila, no? So sa akin ito lang yung ESR tsaka remote at push button switch niya, on and off. Adapter type na siya, hindi na siya battery. Pwede rin namang battery lagyan yan. Meron naman dyang saksakan sa battery. Kaya lang kailangan mo talagang may off kasi ma-drain yung ano niya, battery. So, ayan. So, yun yung gagawin natin sa kabila, no? Ito. Ito yung ginawa natin na yan. Bola lang yan. Meron siyang IC, tapos push button, mga resistor, capacitor. Yan lang. So, mapapagana na natin siya into push button sa normally open na push button. Ayan. So, simulan na natin sa paggawa doon sa isang ESR meter natin, mga bay. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na kayo sa ating channel at i-hit yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating videong gagawin. Wow naman! Wow! So, dito mga bay, subukan muna natin yung circuit, ano? Try muna nating subukang i-test yung ginawa nating DIY. So, yung gamit na IC dito, alam na ng mga master natin to eh. Yung LM555 timer. Ayan. Parang matagal na yan, ah. Ito yung kanyang supply ng positive, yung blue. At yung white naman yung ground. Tapos, meron siyang red at brown. Ito na yung out niya. Yung output voltage. Kinabitan natin ng multi-tester, mga bay, para makita natin na nagsiswitch talaga siya, mga bay. So, supplyan ko na muna to. Tingnan natin yung kanyang output. So, push nyo lang yung button na to. Tingnan natin. Oops, uy. Baka lost contact man to. So, ayusin natin yung supply niya. Kasi hindi yung ano ginamit natin, yung socket talaga ng 12 volts. Bola lang yan. So, ayan siya. So, meron siyang supply na lumalabas. 12 volts. Ayan, 12 volts. So, bakit 12 volts yung ginagawa ko, mga bay? Eh, samantalang yung kadalasan sa mga tester natin ay nasa mga ano lang 3 volts, di ba? So dalawang double A or triple A na battery, tapos ano siya 1.5, so mga 3 volts. So bakit 12 volts yung isusupply natin? Kasi yung circuit ng ESR meter natin ay 5 volts siya, pero may ano tayo, regulator na 7805, kaya yung supply niya 12. So ito siya, 12 yung supply niya, pwede 9 volts, hindi naman pwede na supplyan lang natin yan ng mga 3 volts, kaya 5 volts yung supply ng IC ng ating ESR meter, kaya kumuha na lang tayo ng medyo mataas para i-dra-dra, i-regulate niya lang ng bahagya, ano. So, gumamit tayo ng 5 volts regulator. So, ayan. So, ito siya. So, tatanggalin natin yung supply doon papuntang battery. Tapos, idudugtong natin na sa dun sa ating output ng ating board ng
LM555 timer. So ikakabit natin. So hinangan muna natin mga bay para dumikit talaga yung wire natin dun sa kabilang wire, no, papuntang supply ng ating ESR meter. So dadaan yung 12, dadaan yan sa ating 5 volts regulator, yung 7805. So dadaan siya dyan, tapos i-re-regulate na niya into 5 volts para mag-operate na yung buong circuit ng ating ESR meter. Nadinig ko na yata yan. So ikakabit natin yung pula dun sa pinaka-positive. So yung switch niya, hindi ko na lang tatanggalin yan, dyan lang siya. So importante laman di na naman lang naman dito, ano ba yan? Importante lang naman dito na magka-supply siya, no. So, pwede tanggalin, pwede rin hindi. So sa ngayon, wag na lang muna, no. Ayan. So testing natin, try natin 'to. Kung mapapagana ba talaga niya. So actually mapapagana talaga yan kasi meron na tayong ginawa. So ayusin natin yung yan. So bali baka sumayad mga bay, kasusayad to. So idikit na lang natin muli dun sa terminal ng battery, no? Yan, para hindi siya gagalaw at hindi siya sasayad sa iba, baka maano pa, magka-short pa tayo. 12 volts pa naman yan. Ayan, dikit natin. Tapos yung positive niya, doon din sa kabilang paan ng battery, no? Lagayan ng battery. Ayan. So ititesting natin ngayon siya mga bay kung working ba talaga siya. Tapos ilalagay na natin siya, ilalagay natin diyan sa loob. Lagyan na lang natin ng indicator light. Pwede naman 'yan. Para malaman natin na mayroong boltahe talaga siyang pumapasok doon sa kanyang board. Ayan. Actually, ano to, marami ng ano, nakatay na board ng ESR meter ko. Ayan. So, hindi ko lang na videohan pero marami na siyang napagdaanan na mga, kung akalain mo, hindi sira pero sira, hira pala. So, meron akong isang video na ginawa doon. Tapos yun lang yung nakunan ko ng ano. So sukatan natin siya dito ng titingnan natin, no, kung gumagana na ba siya. So wala, lost contact ata. Ayusin natin. So i-power on natin na. Ayan. So ayan mga bay. So medyo mataas para yung adjust natin. Adjust lang natin ng konti. So gumagana siya mga bay, no. So yung circuit na to, yung board na to gumagana. Ayan. Ayan, pansin niyo mga bay, no, pumapalo siya. Ayan. So katulad ng isa, gagawin din natin. Lalagyan siya natin ng indicator light lang muna, no. Wag lang muna yung sa remote kasi medyo mahaba 'yon. So hanggang dito lang muna yung ating gagawin. Lagyan lang siya ng board ng isang kung tinatawag nila latch circuit ba yun? Yung ganitong latch switch, yun yung tawag nila doon. So gagawan na lang natin to ng LED para maklaro natin o malaman natin na may pumapasok na supply doon sa board. So doon sa board ng ESR tayo maglalagay para malaman talaga natin na
tumatagos doon yung kanyang supply mula dito sa ating latch switch. Yun. Latch switch. Ano ba yan? So, okay mga bay. So, ang gagawin natin ngayon ay lalagay natin siya no, sa loob. Hahanapan ko pa to ng mga wire para mai tsaka yung paglalagyan niya kung saan pwede. Yung switch naman ay transfer natin mga bay. So dyan lang kayo at aayusin ko muna. So yung kasunod nito ay ano na, diretso na tayo testing ano. Hindi ko na lang ipakita kung paano ko kinabit, basta nalagay natin dyan at itest natin para mabilis lang tayo no. Bali dito na natin siya ilalagay, ganyan. Ayusin lang natin no. Para hindi siya gagalaw. Ayan, tapos lalagyan natin ng socket ng 12 volts diyan. 12 volts jack yung female niya kasi kailangan niya. Tapos yung switch naman dito natin ilalagay sa ilalim. So magiging pindot niya dito. Ayan. Dito na tayo pipindot. So meron pa ba? So wala na. So yun lang mga bay no. At gagawin ko na muna. So ayan mga bay, matapos yung pagkahaba-habang oras, ayan na siya. Ang gulo! Ang gulo ng mga wirings natin dyan mga bay. Iwan ko ba't hindi narins. Actually, kinulang lang tayo sa ano sa wire. Yan, bago yan. Kaya naging ganun. So bala ko sana na alagyan ng cable tie. Kaya lang hindi talaga umabot yung mga wire natin dyan. So ano, hinila talaga natin para maabot siya. Pero hindi kaya mga bay. So inasaludo ang kita. Hey! Volt dyan na jack para sa ating 12 volts supply. Ayan. So pasensyahan nyo na yung magulong wiring. Okay. So pindot tayo. Tingnan natin. Ayun lang. Ayaw. Ba't kaya ayaw niya mga bay? Ako po. Ayun no? Wow! So, medyo malalim pala yung pindot natin dito para aabot yung switch. So, ayan siya. Buhay na siya mga bay no? So, ngayon, i-try natin i-testing kung gagalaw ba yung pointer niya o hindi. Actually sa mga DIY ko mga bay, ang pinaka kinakatakutan ko talaga ay yung testing. Kasi may mga ano eh, hindi pa sigurado kung gagana. So ayan, gumagana naman. Salamat Lord. Gumagana pala siya. Ayan. Marami na kasing DIY natin na wala. Ayaw talaga niyang gumana mga bay. So ayan. So, praise the Lord. Gumana na siya. Okay, so ang gagawin ko na yun dito mga bay ay ano siya? I-assemble ko na yung sa likuran niya, no? So, kailangan ko pang i-modify yun para matakpan siya. Kasi merong ano dyan, yung sa power supply, sumasayad. Yan. So, sige, testing pa tayo. Ulit-ulitin natin to. Ayan. Oh. Gumagana mamaya mga bay, kukuha tayo ng kapasitor, yun yung iti-test natin. Po. So, pwede rin dito sa switch niya. Ayan. Pwede sa switch patayin natin. So, okay.
So dito mga bay, ito na siya no. Nakabit na natin lahat. Ayun. Natago na natin yung mga wirings na napakagulo. Meron na rin tayong capacitor diyan na ititest. Ayun. So power on. Ang problema, nakikita nyo ba yung galaw ng printer? So sa mga hindi medyo maklaro yung pointer niya ay gamit na lang kayo ng anong tawag doon, microscope. So ito yung ayan, hindi siya gumalaw, masisira siya mga bay. So ito, try natin. Uy, namatay. Ayan. Ako, ayan. So gumalaw siya. Okay. So ibig sabihin good na good tong kapasitor na to. Ayan. So ito lang yung isa. Ito yung dating kinuha natin doon sa board ng aircon na pinalitan natin. So buti na lang na ano ko pa natago. Naging pwede siyang naging demo, no? Kaya ngayon dinimo natin siya. So ayan. So okay na to mga bay, no? So maraming salamat sa inyong lahat at sana'y nanood talaga kayo.